Welcome back sa Daily Bonsai Vlog. I'm really sorry, late akong mag-upload ng video kasi late din akong gumawa ng video. 24 kahapon, medyo na parami. Late na rin nagising. Alam mo na, pag matanda ka na, ayun, mahirap mag-recover. So, but tuloy tayo sa ating Daily Bonsai Vlog. Meron tayong material dito, cuttings pa rin. This is 21 jewel. Actually, nabuo ko na to na bonsai, pero nasira, no? Kasi napabayaan niya natin. May second branch yan dito, dyan yung front yan. May second branch yan dito, buo na sana to. Ramification na lang kulang na ano, no? Mas makapal. Pero, kasi napabayaan, sasali na lang natin siya sa daily bonsai vlog. So, kung dito yung front niya, gagawin natin, mag-change tayo ng front, ano? Later on, i-repot ko kasi to, no? Para ma-extend, no? Kasi sayang tong ating display pot. Now, dito tayo magpa-front. Makita nyo dyan. Okay. And then, guided lang tayo ng basic 1, 2, 3 na layout. Kasi wala na tayong second branch dito. Gagawin lang natin. Itong magiging back branch dito, kukuha lang tayo ng sanga at hihilain natin dito. No? Towards this side. No? Kahit konti lang, para may makita lang na sanga dito. No? Para kahit papano medyo buo yung structure ng puno. Pwede naman natin kunan ng sanga dito pababa later on. But try natin yung dalawa. No? Maglagay ng sanga dito and siguro magpababa ng sanga dito. Okay? So wala na actually yung problema to. Yung dito na lang na side. No? So dito yung magiging front niya. And may sketch tayo. So magiging mabilis to. No? May sketch tayong ginawa. And then i-explain lang natin. So, kung dito yung magiging front natin, so, sorry, ito yung magiging lowest branch natin, magdi-develop tayo ng sanga dito. Kaya kailangan itong i-repot to sa training pot ulit para mas maging malusog siya and then mas dadami yung puputok na sanga. Okay? Para mas marami tayong pagpipilian. So, kukuha tayo ng mga sanga dito to develop another new lowest branch dito, yung magiging first branch natin. Okay? So, meron tayong back branch dito. Ititrain natin yan na meron tayong sanga papunta sa likod. And then, may sanga papunta dito. Para ma-fill yung space dito na side. Para kung titingnan dyan, eh, may sanga yung dito sa baba na portion ng ating tanim. No? Hindi empty yung space. And then, so dito sa taas, dito na tayo kukuha ng magiging apex natin. Ibababa lang natin konti siguro yung magiging sanga dito. Para kahit papaano pag titingnan eh may second branch tayo, no? Pero pwede na rin na diretso na dito, no? So low, first branch na lang, back branch, and then itong apex. So we still will form the tree, no? Bubuo pa rin yung kahoy. So in the sketch, ito yung magiging, itong lowest branch natin, ito yun siya, no? Okay? And then, sabi ko, yung back branch dito, kukuha tayo ng sanga papunta sa likod. And then magti-train tayo na sanga, ano, papunta sa likod and then sanga papunta dito. O, sige, kita nyo, lutang pa. Okay, importante yung may sanga tayong ma-develop dito na side, no? Dito na side ng tanim. Okay, and then, so ito yun siya, no? Itong back branch, lutang, itong back branch. Titrain tayo na sanga sa likod and then dito, so ito yun siya, no? Sa sketch natin. Okay, and then itong part ng tanim natin kung saan manggagaling yung apex. So ito yun siya dito. Bababa lang natin konti dito para somehow may sanga na papunta dito na babalance, no? Galing dito, papunta dito para i-balance tong sanga na to sa lowest branch natin, no? So dito yung manggagaling. So itong area na to na tanim sa sketch, dito yan siya. Okay. So tinatry pa rin natin makuha yung 1, 2, 3 yung yung asymmetrical shape ng tarim natin, no? So hindi siya pantay, hindi siya pantay, mas mahaba konti dito, mas maiksi dito. Yan. Maliit lang siya, guys. Okay? O, kasi sana to sa show-in, sayang lang kasi napabayaan ko, no? So cuttings, guys, cuttings, matanda na cuttings kasi ayun nga, natanim sa paso, inayaan mo na. And then that's what's good about bougainvillea kasi pag tinanim mo from cuttings, lagyan mo ng konting movement and then ipatubo mo sa ground, hayaan mo mag-well,
cutback ka lang ng cutback, tatanda yung puno, no? Mas mabilis. In a year or two, no? Meron ka ng matandang material. So, maliit lang sana ito kung nabuo. Okay, so yun lang para sa video na to. Pasensya kung nahuli yung pag-upload. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa Christmas ninyo. Sana you're with your family. Kung wala man, well, there's always next year, no? Treasure lang natin kung ano meron tayo. Salamat sa panonood. Enjoy your bonsai. Maliit man o malaking ginagawa natin para sa bonsai. My God. Enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.